Ang tawag nila dito, Monster of Morong. Tama itong ginawa ng ama niya. Magpinta sa larawang demonyo si Matandang Marcos. Pag-aari ba ito ng Pilipinas? O pag-aari ng ilang oligarko? Masama ba ito para sa atin? O ito ay malaking tulong para sa ating mga Pilipino? Bakit ba naisipan gawin ito ni the great late Apulakay? Pakinggan natin ang isang kongresista, si Mark Cuanco, regarding sa Bataan Nuclear Power Plant. So samahan niyo ako, mga Cold School, isa-isahin natin ang mga benepisyo at kung sino ang mga ayaw dito. Let's go! Diba? Tama itong ginawa ng ama niya. Pwede natin matatagbuhin dahil ayaw ng isang gobernador na lokal. Hindi naman ito pag-aari ng lokal. Hindi ito pag-aari ng Bataan. Bakit ko na-justify na pakialaman to ito na congressman ako taga Pangasinan? Ang sabi ko sa constituents ko, lahat ng distrito sa Pilipinas merong bahaging 500 million pesos dyan sa plantang yan. May interest tayo dyan. Kung umandar yan, hindi ganito kamahal ang ating kuryente. Malinaw, mga ka-old school. Lahat tayo ay may interest dito. Dahil ito ay pinonduhan ng taong bayan at hindi lang ng isang gobernador dyan sa lugar na yan. Grabe, no? Napakalaking tulong ito upang mapaliit natin ang binabayaran nating kuryente. At ang nakapagtataka pa, mga ka-old school, ito yung pinakamasakit lagi. Di po ba dapat ang mga basic utilities ay hawak ng gobyerno? Pero dito, ang pinakamasakit, ang kuryente, ang tubig, hawak ng iilang oligarko. Kaya lalo tayong lumulubog dahil sila ang may kontrol kung gusto nila itong pataasin o pataasin at pataasin. Wala silang pakialam sa pagbaba. Ang gusto lang nila ay kumita. Tuloy natin, Congressman Markey. Magaan sana ang buhay nating lahat. O kaya makikialam ako. Ganun. Ba't kaya hindi po suportado ng governor yung nuclear power plant dito? Ulitin mo? Ba't di po suportado ng governor? Kasi nga, ang history ng tatay niya is anti-Marcos. Now we know. So ibig sabihin, ito talagang Bataan Nuclear Power Plant ay hindi ito pinahinto dahil nakakasama raw. Talagang lahat na nagpapatigil dito ay anti-Marcos. Wala silang pakialam sa mga Pilipino. Ang gusto na lang nila, yung hatred, yung inggit, yung galit, ay maipamana nila sa mga anak nila. Grabe kayo. Puro kayo lingkod bayan. Pero ang interest niyo ay nasa mga oligarko. Tuloy mo, Congressman Markey. Ginamit to kasangkapan para idemonyo, mapinta sa larawang demonyo si Matandang Marcos. Grabe, no? Mapintasan lang ang Matandang Marcos. Ang tawag daw nila to sa proyekto ni Apulakay ay Monster of Morong. Pero kung tutuusin, kayong mga ayaw magpagalaw nito o magpaandar, kayo ang monster. Ang kakapal ng mukha niyo. Ang tawag nila dito, Monster of Morong. Kasama nila si Cardinal Sin. Kasama nila si Bishop Sok Villegas na hanggang ngayon, hindi makalimutan yung mga panahon na yon na kahit na yung kinwento niya sa akin, iba sabi niya,
Ang nag-welding dyan, paano akong bibili dyan? Ang nag-welding dyan, mga fisherman? Sabi ko, hindi bishop. Hinalungkat ko yung ebidensya. Ang nag-welding dyan, mga certified American Welding Society trained. Kita mo? Kaya sabi ko sa inyo, hindi lahat ng nakaabito ay naglilingkod kay Kristo. Ang iba dyan, pasimuno pa ng kasinungalingan dahil sila ay nakinabang dun sa rebelyon na nangyari noong 1986. Para pasinungalingan nila ang magagandang nagawa ng dating apolakay, gumagawa sila ng imbento, mga imbentong kasinungalingan, katulad ng kasaysayan na puro kasinungalingan. Grabe, no? Cardinal Sin! Oh my gulay! Alam naman natin kung ano history nung matandang yon. Tapos eto si Sok, na ilang beses na rin na kinurse ni dating Pangulong Duterte. Yan yung mga sinungaling, katuwang ang mga mainstream media. Nakakalungkot lang na kayo pang nakaabito, karamihan sa inyo ay totoong demonyo. Certified welders. Ang nag-welding ng mga fisherman, yung bakod sa labas. Hindi yung sa loob ng planta. O, binigyan ng trabaho, nag-welding sa labas. Hindi sa loob. Yung bakod. Isipin mo, nung nagkakampanya ako dito, 2009-2010, nagpa-fact-finding ako tungkol sa itong plantang ito. Sinusundan ako ng parish priest. May dalang parishioner sa isang bus. Hinihekel ako. Gumawa sila ng dalawang dasal laban sa akin sa umaga at sa alas 6 ng gabi. Dinadasal nila sa simbahan dyan. Ganun ba ang gawain ng Katoliko? Grabe, may orasyon kayo mga father. Anak ng patuka sa manok. Congressman Mark, ako na magsasalita para sa kanila. Gawain talaga yan nila, lalo na yung mga nakabitong puppet ng oligarko. Naalala nyo nung kampanya kung paano rin lababuyin ang Pangulong Bongbong Marcos? Kung paano nila ibalik ang kasaysayang inimbento nila sa mga kasalanan ng matandang Marcos? Ganyan sila kademonyo. Wala silang pakialam para sa mga Pilipino. Ang kailangan lang nila ay ang donasyon, ang mga perang dumarating sa kanila para ilagak nila saan mang investment nakikita ang perang pinaghirapan ng taong bayan. Ang masakit pa, imbis na sila ang gumabay sa mga Pilipino, sila pa ang nagiging dahilan sa pagkakahiwa-hiwalay natin. Ganyang kademonyo ang ibang nakaabito. Kaya nga mga old school eh, Congressman Mike, kami, 80% ng mga Pilipino, suportado namin ang gusto mong mangyari. Hindi pagkakamali ang Bataan Nuclear Power Plant. Ang pagkakamali lang dito ay merong mga naauto ng mga oligarko na ginawang puppet ang madyungerang Pangulo. Napakasakit isipin. Kung tayo ang nauna sa paggawa ng nuclear power plant dito sa Southeast Asia, tayo pa ngayon ang lubog sa ekonomiya. Samantalang ang sinasabi nilang nakakasira sa kalikasan, gamit-gamit ngayon ng pinakamatatag na bansa katulad ng China. Meron silang 33 na nuclear power plant. Pati ang mga kalapit nating bansa, meron nito. Ang Hong Kong nga, wala nito. Pero dahil may share sila sa Guangdong at sa Indonesia, napakababa ng kuryente nila. Bakit ba tayo naghihirap? Bakit napakataas ng bilihin? Simpleng-simple. Dahil sa taas ng kuryente. Pag mataas ang kuryente, natural tataas lahat ng basic commodities. Kaya tayo palubog ng palubog. Ang masakit lang dito, pag tayo sumweldo sa mga nagtatrabaho, ang 3/4 dito na pupunta lang sa pagbabayad ng mga bills. Grabe. Kaya walang asenso kahit ano pang gawin ng Pangulo.
Kung lagi tayong umaasa sa krudo, ginawa ang Bataan Nuclear Power Plant dahil naisip ni Apo Lacay, dahil nagkaroon ng pandaigdigang krisis sa krudo noong 1973, para hindi na tayo umasa, ang naisip niya, ang mga renewable energy na pwede nating kunin sa kalikasan. Pero ang ginawa, ipinanakot sa atin na masama ang Bataan Nuclear Power Plant. Katulong sa panloloko ang mga ganid na mainstream media. Lahat na lang nang nangyari dito sa ating bansa ay kagagawan ng mga nagtraidor sa bayan na tinatawag nating mga iilang disente at mga totoo raw na nagmamahal sa bayan. Ano nagawa nito para sa mga Pilipino? Pinataas lahat ng mga bilihin, pinataas lahat ng commodities, pero ang sweldo, nga. Para tuloy tayong mga alipin na nagtatrabaho para lang makakain kahit tatlong beses ang araw, pero wala tayong kalayaan para makapamili o makapamuhay ng marangal. Yan ang tatak ng disente na walang ginawa kundi mga ribulto. Kaya Congressman Mark Cuanco, isang napakalaking pasasalamat, dahil kahit ikaw ay Cuanco, ikaw ay nakapag-isip na buksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Sinasabi nung iba, nako, kukunin na naman sa taong bayan ang pagpaparehabilitate nito. So what? Pera natin yan, pinagkaisang pera natin yan. Bakit hindi natin buksan? Bakit hindi natin ipagawa kung ang makikinabang naman ay tayong mga Pilipino? Kesa bayad tayo ng bayad sa pinakamahal na kuryente, pero ang nakikinabang lang ay ang mga oligarko, mga puppet na politiko, at mga disenting-disenting puro ribulto. Kayo mga cold school, pabor ba kayo na muli nating buhayin ang Bataan Nuclear Power Plant? Kanino sa tingin nyo ang pakinabang dito? Sa Pilipinas ba o sa mga oligarko? Bakit ayaw ng oligarko na mabuksan ito? Simple. Mawawalan sila ng bilyong-bilyong pisong kita sa kanilang negosyo. Pero sana, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga ni Congressman Mark Cuanco, hindi nagkamali ang iyong tatay na si the Great Late Apo Lacay na gawin ang proyekto na Bataan Nuclear Power Plant. Ituloy mo po ito, mahal na Pangulo. Dahil pag ito'y hindi natuloy, para na rin nating sinabing mali ang proyektong ito. Ingat! Certified ungas.